What's up mga ka-homestead? Ito na naman po ang inyong Pinoy Homesteader na si Agustin. At ito ang The Weekend Vlog. Welcome back po mga ka-homestead sa ating channel. Kung hindi pa kayo subscribe, please do subscribe and hit that notification bell para sa mga susunod nating mga videos. Sa video pong ito, ipapakita po natin ang kahalagahan ng ating mga buto na hinarvest sa ating garden. Yan po ay ang ating sunflower seeds at pumpkin seeds. Kasama na rin po ang squash seeds. Kaya kung interesado po kayo sa video natin ngayon, paki-like na lang po ang video na ito. At panoorin nyo po hanggang huli. May pa-shoutout po tayo. So, umpisa na po natin to. Let's go! Eto bale, eto yung papakain natin ngayong araw, mga homestead. So, ginagawa ko, sa mga matagal na rin nanonood ng ating channel, nagtatanim po tayo. At ito pong mga sunflower na to, ito po ay hinarvest natin. I-harvest nyo po ang inyong sunflower pagka fully mature na po at unti-unti na pong nagda-dry. At mas maganda po kung maunahan nyo yung mga wild birds na kainin itong mga buto na to. Ito naman mga ka-homestead, ang ating pumpkin. Ito yung mga decoration naman natin nung Halloween. So, nandyan pa, intact pa yung ating buto. Kakahiwa ko lang yan. So, hindi na natin tatanggalin. Iiwan na natin ganyan at kinakain din naman ng manok tong meat niya, yung pinaka-flesh ng ating pumpkin. At sinamahan ko na rin ng ating squash, ating kalabasa. Ito yung mga maliliit na kalabasa natin na hinarvest natin. Mga nanahuli na sa size. So ito na mga ka-homestead. Ito yung ibibigay natin sa kanila ngayon. So ito yung in-between meals nila ng umaga at hapon na pagkain. So instead na bigyan ko sila ng kitchen scrap, bibigyan natin sila ng sunflower seeds, saka pumpkin at squash seeds na galing lang sa ating backyard. Kaya tara mga homestead, samahan nyo ako. Pakain natin to bago pa mapanis. Tara, let's go! Ayun ako. Ang forecast po kasi ngayon ay mag-snow at mukhang nagsisimula na po. Makikita nyo sa aking likuran. Temp check po ulit tayo. 1 degree Celsius. Okay. So ito ang ating bardrock na rooster. At ang kanyang mga alipores. Mga ilan lang yung nasa labas natin. Siguro nalalamigan yung iba. So ito lang ang matatapang. So, magbigay tayo dito and then pasok din tayo. Ito. Ayan, gusto nila yan, pumpkin. Op! Huwag may tapon yan. Nako, nasasayang yung ating sunflower. Excuse. Papasok na natin tumamaya sa chicken coop. Inuna yung pumpkin natin eh. Gustong gusto nila yan. Uubusin nila yan mga ka-homestead. Ayun na, naglabasa na sila. Nabuli pa yung isa. Ayun, kinakain na rin niya yung sunflower seeds natin mga ka-homestead. Ay, nako. Hindi mo na may bibigay yun eh. So, ayan na nga mga ka-homestead. Habang nag-enjoy ang ating mga alaga, konting trivia tayo.
So yung ating sunflower seed, ang binigay natin is yung stripe. Dalawang uri po yan, isang black oil, yung itim po yun, puro na mas maliit. At mas manipis po yung kanyang tawag dito yung casing. Yung binigay po natin is yung stripe. So kahit ano po ron, mataas po yung protina niyan. At high magnesium na rin po. At sa mga hindi po nakakaalam, ang magnesium ay katuwang po ng ating calcium para makapag develop po ng ating buto at smooth muscle. Makakatulong po sa kanilang pangingitlog. At meron din po yang vitamin E para sa kanilang immune system. Nakakapag-boost po ng immune system para hindi po sila dikitan o ma-prevent po natin yung mga bakterya na didikit sa kanila. At yung pumpkin seeds naman po natin o squash seeds, magkapamilya naman po yan, parehas lang yan. Ano po yan? Mayaman naman po yan sa vitamins A, B, C, saka zinc. So may vitamin E din po yan na maganda rin po sa immune system. So lahat po yung pinapakain natin ngayon ay benepisyo sa kalusugan ng ating mga alagang manok. Wow naman! Wow. At sa mga nag-aalaga po talaga ng manok, lalo na po kung natural raising po sila, meaning as much as possible, iniiwasan po nila yung chemical, yung pumpkin seeds po, sa pagkaka alam po nila is pwede pong maging dewormer. Pero disclaimer po, wala pa pong scientific na prove na natural dewormer po ito. Sa mga aso po, talagang proven na po na pwedeng bigyan ng pumpkin seeds. Yan po ay napag-aralan na may natural dewormer property po. Kaya wala naman po mawawala kung ibigay natin, at pero at least magbigay pa rin kayo ng inyong mga dewormer para makasigurado kayo. At sa atin naman po sa Pilipinas, pasensya na sa boses ko mga ka-homestead, medyo yun nga, 1 degree na dito sa labas eh. Ayun nga, sa atin naman sa Pilipinas, nandyan yung ano, yung betel nut ba tawag doon, or betel nut na natural dewormer. At kung ano-ano pa, marami tayong natural dewormer na matatagpuan lang sa ating mga backyard. Nasarap tumambay dito kasama yung mga alaga natin. At habang kumakain sila, tinitingnan natin yung kanilang kondisyon, kanilang katawan. Yung bird rock natin na yun, tapos na mag-molt. Ang ganda na nung balahibo niya ngayon, dark na ulit. At yung mga Rhode Island red din natin. Ayaw lumabas ng iba. So ayun yung black copper mara natin na dalawa na rooster. Kailangan natin mag-dispose. Eto na nga mga ka-homestead. Hindi ko na ipapasok yung ating binigay na mga buto. Dahil malitrin naman yung espasyo natin sa loob ng chicken coop. Kaya iwan na lang natin to dito, at least meron silang motivation na lumabas pagka mga ganitong panahon na hindi pa naman nag-i-snow ng grabe. So iwan lang natin dyan yan, maubos nila yan maghapon siguro, or baka may matira hanggang bukas. At meron pa tayong mga naka-standby na pumpkins at sunflower seed. So magandang pagkakataon na rin to mga ka-homestead para mag-shoutout tayo. So pa-shoutout tayo ngayon, medyo mahaba. Shout out kay Lorenzo Villanueva. Shout out kay Kent Virlo Abinsay. Shout out na rin kay Ace Boy De Los Reyes. Shout out kay Ron Alex Umali ng Sariaya, Quezon. Nakapunta na tayo dyan, sir. Shout out kay Lucky Boy Crossbreed Backyard. Shout out, at ipopromote ko lang ang aking kaibigan na may pwesto sa palengke ng Florida, Pampanga. Farm Fresh Eggs ni Dr. Lervin Bautista. Shoutout na rin kila Ate Marilu Ballesteros at kay Kuya Antonio Formentera.
Shout out kay Ate Merlin Valdeduesa. I-shout out ko na rin yung mga kasama ko dito sa farm. Mga katrabaho ko, sila Julius Guevara at Reniel Maestre. So sa muli, salamat sa panonood nyo mga ka-homestead. Paki-like and share na lang nung ating video. Lubos kong ma-appreciate yan. At mag-comment na rin kayo down below sa mga gusto nyong i-suggest na ating mga susunod na mga videos. Sa muli, ito po ang inyong Pinoy Homesteader na lagi nagsasabing, Happy Homesteading! Malamig na!